mag-aasawang anak. Yung handa, yung handa. Kasi marami nag-aasawa, hindi handa. Akala nila, eh, sandali lang yung pag-aasawa. Ikaw, kailan mag-aasawa ka na, anak? Okay. So pagka yung ganito mag-aasawa na, hindi ka pa di paniwala. Pwede siyang married. Pero yung mag-asawa, wala pa siyang alam doon. Ikaw, Brad, handa ka na mag-asawa? Okay. So dapat nag-iisip, di ba? So yung sabihin, kayo po ay, pag mag-aasawa na, sabi ng Panginoon, hinihiwalay ka doon sa iyong magulang. Kumbaga sa ano, ay yung bang kaya mo na, hindi yung pagka nagkaroon ng problema, tayo tayo yung panggatas. Tayo tayo lahat doon pa rin sa ano, ibig sabihin, nandun ka pa rin sa hubungan ng iyong magulang, eh, so you are not yet prepared for that responsibility. Ganun din po yung church, ganun tulad po yan sa pamilya, parang na sinasabi dito na kaya po natin in-ordain ang iyong pastores. Kaya pwede na po siyang mag-apply sa pagkasal, sa ibig bilang tatay ninyo dito, yung responsibilidad to dapat, siya na yun totally. Ibig sabihin, siya na yung magkakasal kung kukuha siya ng marriage license. Siya, binigyan na po natin siya ng ganung authority. With the help of my co-laborers in Christ, Pastor Padua, Pastor June, panagayin natin si Pastor June, nagpapaalam na. Sabi ko, marami ka pang gagawin. Kaya, then si Pastor, si Michael na lang medyo hindi pa. Hindi pa lang kasi handa yun. Pastor Ray, at saka po si Pastor Ali. At si Pastor, sige, pumunakay, para mamaya ko makita natin yung hindi ko nang gawin. So, ibig sabihin po niyan, hinihingi po ni Pastor Ace yung aking blessing, yung blessing ng Mother Church para po kay i-organize. Ibig sabihin, yung bang ganap na Pastor, we can do it by the grace of God. Parang ganun yung sinasabi niya na Pastor, pero ganun pa man, hindi naman po kalakihan yung support ng Mother Church dyan. Kasi kami, mamaya malalaman natin yung ating dapat malaman pa bilang member at saka bilang pastor kung ano yung responsibilidad na dapat natin gawin as a church right now. At sa ngayon po, sino po sa atin dito ang tumututo na Pastor, ayaw pa namin maging church? Gusto po namin yung habang panahon, mission na lang kami, yung bang sino sa atin dito ang may ganong attitude? Kasi sabi ni Pastor Ray, excited ako kayo. Kitang-kita ko naman, talaga excited kayo. Hindi pa, parang nag-iisip ka, parang may question mark na. Ano kaya yung sinasabi ni Pastor? Parang ganun po yan, yung parang mag-aasawa ka, handa ka na panundutan yung responsibility mo. At malakas po ang loob ni Pastor Ace na kayo po mga member, mga charter members na nasabi natin, ay nakahanda po kayo sa suporta ng church na ito at hindi niyo po iiwan magpakailanman. Kayo po ay susuporta. Kaya sa oras nito, sa araw na ito, aking pong pinapahayag sa harapan ng ating Panginoon na mula po sa pagiging misyon
kayo po ngayon ay iglesia na natunay ng ating Panginoon. Kung saan ang Diyos ang magpuprovide, ang Diyos ang siyang mamumuna sa pamunuan ng pastor, at nangangako ba kayo, member, na susunod kayo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos through your given pastor. Sabihin po natin, I heart. Makasayin niyo po. Amen. Sabihin po natin ay Amen. Okay, so nito, August 29, kayo po ay ganap ng Diadem Baptist Bible Church ang ginawang mission. Amen? Amen. So sa araw na ito, kayo po ay isinilang na isang iglesia, isang ilaw na babasahin, isang ilaw na magliliwanag sa lugar na ito. Isang araw, alam ko na kayo pagpapalain ng Diyos. Makakakuha kayo ng mas malaking property kayo sa amin. Amen. Kung hindi pa ho, darating ang Panginoon. Amen. Pero malapit na ho eh. Sana nga, tumating na. Kasi mas masarap po dun eh. Amen. Sinasabing dito ang sa langit. Basta sa langit na. Alam niyo, yung mga nangyayari ngayon, wala na ho itong tigil, hindi na ho ito yung mga pandemic na ito. This is the beginning of sorrow, sabi ng Bible. Yung nangyayari po ngayon sa Middle East, may kinalaman din po yan sa pandemic ng Panginoon. Ito tayo po ako ng tubig. Amen. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay yung kahalagahan ng ang pastor at ang kanyang tupa. Bagamat meron kayong team, pero dahil organization ngayon, so yun po yung ating pong pag-aaralan para makita po natin yung kahalagahan ng pastor sa tupa at hindi yung madaling maging pastor. At asahan nyo na ho na sa mga susunod na araw, linggo, magtataka kayo bakit mas ang daming pagsubok. Yan po ang simula ng labanan. Bagawan ko muna, may labanan na, pero mas matindi po ngayon. Amen? Ano naman si Pastor Ace at si Mary? Pwede may bahay. Sanay na po yan sa labanan. Dito po tayo sa Psalms 23. Pag-isahin niyo ba ito? Amen. Isa po ito sa pinakapaborito kong memory verse. Sabi po dyan, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still water. He restoreth my soul. Build me in the path of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Makilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Sa loob po ng tatlong taon bilang misyon ng iglesia nito ay itinayo mo sa lugar na ito. Ito mo nagtayo sapagkat kung hindi ikaw ay wala rin po kami din. Sabi mo nga,
this rock I will build my church. So this is now the year that this word that you entrusted to Pastor Ace and his family, as well as the members of the church, to be joined together and propagate the word of God, or preach the root concept of God, as long as kami po'y nabubuhay. Pagpalain niyo po aming pangaran ng salita, bigay niyo po ng malakas ang mga po. Kayang siyang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ay naligtas December 7, 1980. So, ibig sabihin, ilang taon na ako sa Panginoon, 41 years. As a pastor, ako ay mag-31 years na pong pastor. At kahit kailan po, hindi ko napalitan ng pastor sa gaya din. Amen? Amen. Kasi ho, ang pastor po, pag tinawag, sigurado niya na tinawag siya ng Diyos dun sa lugar na pinaglagyan sa kanya. At walang pwedeng pumalit dun habang gusto siya ng Diyos para doon. Amen. Hindi po ang tao nag-aalis sa pastor, kundi ang Diyos. So makikita po natin yung mga prophets. Pagka meron pong katulad nyo na ibinasin na si Elijah, di ba? Parang nagbibigin na si Elijah at sinabi niya doon kay Elisha, ask what sabi niya, sabihin mo what gusto mo. I want a double portion of your power. Medyo mabigat po yun. Pero yun po yung granted. Kaya yung nagawa po ni Elisha ay double na nagawa ni Elisha na ginawa ni Elijah. So ako po yung matutuwa na yung mga anak ko, Pastor Ace, Pastor June, Pastor Rain, Pastor Michael, at saka po si Alvin, ay mas lumaki yung kanilang gawain kaysa dun sa Mother Church. Hindi ako mind-meeting tao. Ako ay natutuwa na you know, siksika na kayo dito. At ako'y hanga sa pananampalataya din ninyo dahil hindi kayo naniniwala sa coronavirus. O kasi kung naniniwala kayo, lahat kayo dito, mayroon kayong ano po man, magpapasalamat po tayo. Si Pastor Reyes po, try ganyan may bahay. Ni sa panaginip, hindi ko alam na magpapastor yan. Napakamahiyain po niyan. Pag nagsalita nga po yan sa rapat, di mo nga maintindihan eh. Oh, hindi ko malamang kami yung sinasabi niyan. Pag nag-preach siya, hanggang unti-unti, ay kinakasiyan siya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, na-develop at tinulungan siya ng ating Panginoon. At doon ko nakita na, kasi una, Sunday school teacher muna siya. So hanggang sa dumating yung time na he is a good supporter of our church. At si Pastor Reyes po ay alam niyo naman hanggang ngayon yung trabaho yan. Dahil kung wala, nawala po yung trabaho niyan, bankrupt. Pero ako'y naniniwala na
by the grace of God, darating ng time, magpupultan niya totally sa gawa niya. Parang si Pastor Raiden, no? Kaya hindi naman kagad siya nag-full time. Kaya ako din ganun. Kasi I am a volunteer workers for 8 years bago ako nag-full time sa ministry. I supported the man of God, the church of God. Yun po yung dati. Nagtatrabaho din ako habang nagbabalik study. Pero nung time na sinabi ng Diyos, anak, mag-resign ka na. So, by the grace of God, okay naman. Hindi naman nagkakamali ang Diyos sa ating mga. Pagka tayo sumunod sa Kanya, eh, ang Diyos po ay laging nandyan. So, kaya nagpapasalamat ako sapagkat tumugon po sa panalangin, sa panawagan ng pastor. Dahil kung hindi po siya tumigil, hindi po siya sumunod, eh wala po ito. Amen? Amen. Kaya, masabi po dito, ang relasyon ng pastor at ang tupa. Okay, sino sa atin dito ang tupa ko ay hinahantulad po yan sa tinatawag natin na ano ba yung characteristic ng sheep? Unahin muna natin yan. Ang tupa po ay isang maamong hayop. Hindi katulad ng lion, hindi katulad ng bear. Siya po ay they are not brighter animal. Hindi rin siya magaling. Hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. At kaya kailangan niya po ng pastor. Ako po ay nagpastor po ako ng nagpastor ako ng kalabaw na okay, nasa Marikina na basa sa Malanday. Yung kalabaw po, italiyan mo lang yan kasi ginagawa namin dyan merong bakal yun eh. Ipapok namin dun sa lupa. Tapos nakaan lang siya dun. Tapos ang gagawin namin magpinsan, nakaupo na kami doon sa punong kahoy. Pag-relax, makain ka. Mga start po yan. Dadaling namin ng umaga. Tapos pagdating po ng hapon yan, alam namin pagkabusog na yung kalabaw. Kasi yung kalabaw po, mayroong banda dito yan na malalim. Pagka po yun ay pumantay na, ibig sabihin, busog na po yung kalabaw. Hindi po yan namimili ng anong kakainin niya. Banat lang ng banat yun. So, pagtapos po nun, kaya kung gustong-gusto pong magpastor ng kalabaw, kasi pag uwi yan na, papalikuan namin sa ilog yun. Kasama kami naliligo. Eh, siyempre, busog yun, dudumi yun, di ba? So yung dumi nun, yun po yung aming pinagsasabog sa aming katawan. Pinagbabato namin yun, bato kami nun. Kasi, ano yun eh, mabango naman yun eh. Minsan eh, merong nasasamang kakaibang nakadutang, ba't iba amoy nito? Yung pala, meron din pala kasi yung kasama kami dumudumi doon. O kaya, sabihin, yun po yun. Pero ang tupa po, iba. Maselan po.
Ibig sabihin, hindi basta-basta ang hayop. Kailangan pong merong mag-aalaga ng tama para mapakinabangan mo rin ng tama. They required a shepherd to protect them. So, kailangan pong proteksyonan. Kahit po sa pinakamaliliit na pangailangan niya, kailangan nakatuto ka dyan. That's why hindi madali ang magpastor. Kaya ako nung umaalala ako doon sa pastor namin, nakita ko yung hirap. Yung magpayo, pag may problema. Eh ngayon no, ang daming may sakit sa church. Tapos namatay ito yung nanay niya. No? Maraming nangailangan. Eh bilang pastor, responsibilidad niya. Ang tunog ko paggabi, paunti-unti lang, paano-ano lang. Kasi nga, pag tumulog na yung aking cellphone, may emergency yan. Kailangan ipanalangin. So, even the smallest things, kailangan matugunan ng pastor. Sabi ng pastor nyo kanina, itong mga batang ito, actually, ang first level ko po ay magturo sa mga bata. Ayan ang aking unang ministry. Yung mga priest ko, yung mga yan, yung mga kukulit. Pero hindi pa kasing kulit nun. Kasi wala pang cellphone nun eh. Ang alam lang ng mga bata nun, itong bagpreso, pito. Kaya ang mga bata nun, madaling isang tingin, isang susunod nila, tahimik na yan. Tingnan nyo. Tahimik sila. Pero mga magdatandaan na yan. Ganun lang. Isang tingin lang. Nakuha sa tingin. Tahimik na yan. Ganun kami. Ganun kami mga bata pa. Kasi wala kami nakikita ang magpapasama sa amin. Kung ano yung nakikita namin doon sa mga magulang namin, yun yung pinaka-pattern namin. Kaya ako po, kahit hindi pa ako yung Kristiyano ng bata kami, hindi ako marunong magmura. Kasalanan yun sa pag narinig kami ng nanay namin at sumbungan kami yan, apat kami magkakapatid nun, sabihin niyo sa akin kung sino yung magmura. Automatic yan, pag-uwi namin, nakapanong agad kami. Nay, si kuya, nagmura. So, dapa ka agad yun. Hindi pa bawal yung dapa. Meron pa nilalagay kami sa sako eh. Tinatali. Eh ngayon, bawal na yun. Kaya madali mag-discipline ng bata nun eh. Eh, mas biblical po yun noon. Eh ngayon, pagka umawa ka ng pamalo, yung apo ko, papaluhin kita. Pinalo mo, nagalit. Pinalo din ako. Ayaw niya nung pinapalo siya. Kaya, ngayon, pagka yung sa, yun po yung isang tingin mo lang, ayos. Pero yung tupa po, yun nga kailangan mong pagtyagaan yan. Kaya tama yung sinabi ng Bible, dun sa Deuteronomy chapter 65, remember right? When thou sittest down, when thou ano man ang ginagawa mo, bago matulog, lahat, kung meron kang opportunity na turuan yan, ituro mo sa kanila yung salita ng Diyos.
Train of a child in the way he should go, when he so goes, he will not depart from it. Kaya, ayaw ko mag-pastor noon kasi nga, nakita ko lahat ng problema ng tufan. Ayaw ko mag-pastor. Gusto ko, alalay na lang ng pastor. Natakot ako eh, kasi nga, hindi madali. Ganun pa man, pag may panawagan ka, talagang hindi mapipigilan. Hindi, sabi ng Panginoon, before I formed thee in the belly, I knew thee. At saka, yun nga, sabi ko nga, si yung pastor din nga ay hindi ko alam na isang araw dadawagin siya. Hindi at alam, baka mga isang araw si Adonis naman ang tawagin. So, kaya si Eugene. Pero nakikita ko yung potential. Kaya kanina, habang papunta kami dito, after ko talaga yung nasa puso ko, Brad, kayo na dahil dito, kaya lang, iniisip ko yung ministry ninyo doon. Kaya nung sinabi mo na, sige, gusto ko kasi rin ma-expose yun, itong mag-isang iyon ito, pag-pray ko natin itong si Yudin, at saka itong si Yudin, malapit na po yung dasal. Kaya si Adonis po ay nurse po yan ang church. Okay ba kayo? Amen! Ako, bihira po ako mag-preach, pero po nag-preach ko ako dalawang oras. O, kasi sinasamantala ko po yung kalakasan ko. Kasi baka ito na yung huling preaching. Sa church po, pag nag-preach ako, alam nila, umabot ako ng kulang-kulang dalawang oras. Kasi yung isa ko na lang po yung muna yung aming service eh. Start kami ng 8 hanggang 12. Tapos choir, wala mo nang babalik ng hapon kasi nga medyo yan, katulad yan. Pero babalik din sa normal. Pagdating ng so una, the Lord takers of His people. Like a shepherd cares for his sheep. So yung kung sinabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. So wala po siyang iikilala na shepherd, yung nauna, kundi yung Panginoon. At si David po bilang shepherd din, kasi pastor po siya ng mga tupa bago siya naging hari. Kaya alam niya na kung paano mag-alaga ng tupa. So meron siyang intimate relationship with his sheep. Kaya sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. He is a good shepherd on earth, even the Lord Jesus Christ. Sa John chapter 10 verses 1 to 18, tinanong natin babasahin yung mahaba. At sabi ng Panginoon, He knows His sheep by name. Alam niyo, merong pag nagpapastor ka ng ingay, yung tupa, lalo pag marami yan, siguro may mga pangalan silang binibigay dyan. O kaya, kilala niya yan kung sino yun. Parang ganito rin yan. Pag tayo dito ni Pastor Ace, automatic alam niya kung sino yung wala dito. Alam niya kung sino yung tupang wala. O naligaw kaya. O kaya nag-backslide. O kaya may naging hadlang. So, pag tayo ng
ng shepherd dito, yung tupa, masaya yung makita yun, di ba? Pero pag meron kahit isa lang na wala, na lagi mo nakikita doon, na nagwala, malungkot po yung, ano, yung pastor. Habang nag-preacher, iniisip niya, ano kaya nangyari doon? Sa kaya napunta yun? So, yun po yung iniisip niya lagi. Kaya sabi ng Bible eh, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life. Kaya kilala tayo ng Diyos eh. Bago pa lalangin ang lahat ng bagay dito sa mundo, before the foundation of the world, kilala ka na ng Diyos na isang araw, idadagdag ka ng Diyos dito sa iglesia nito. Tanda natin, ang Diyos ang nagdadagdag, instrumento lang tayo para idagdag sila. Pero ang Diyos ang nagliligtas, hindi ang pastor. Amen. And then, kaya sabi niya, and I know them, kaya nga nagbabahay-bahay kayo para hanapin po yung mga tupang nawawala na pinapahanap sa atin ng Diyos. Amen. 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 And God is no respecter of person. Kahit pinakamasama pa yan. Naalala ko po si D.L. Moody. Isang evangelist. At meron po siya, doon sa lugar nila, meron po napakasamang tao. Wala hong makalapit doon. Natatakot. At sabi niya, bakit kaya walang pupunta dito? Mamamatay tao eh. Alam ang kaluluwa. Nakapunta niyo ba kayo doon sa lugar na pag pumasok ka parang hindi ka na makakalabas ng buhay? Ako, nag-evangelize ako mag-isa. Nidala akong megaphone. Pinapasok ko lahat ng sulok. Eh dahil puspos ako ng banal na Espiritu, wala akong takot, pinatatakutan, kahit sino ka pa. Ang mahalaga sa akin, marinig mo yung salita ng Diyos. At ako'y naniniwala na yung protection ng Diyos sa akin. Naranasan ko na po yung pumasok ako sa isang lugar na yung nagiinuman. Bago kumalis, hinawakan yung kamay ko. Binigay sa akin yung tanduay ram sa kamay ko. Inakbayan, sabi ko, noon na natakot ako. At kasama ko nun si Ma'am Carol, kasi lugar nila yun. Sabi niya, tinanggap namin itong babasahin, tanggapin mo rin itong tagay namin sa'yo. Yung po na lang ako sa ko, Lord, pag yun ang talaga mo umiinom, kahit na nung unsafe pa ako, hindi ko naranasan malasing. Eh sabi ko, kung yung sabi ko, kung iinumin ko to, okay na. Pero pag hindi ko to ininom, tsak na gulpi sarado ko dito, kaya hindi ko alam kung ano mangyayari. Yung ako na kaya, Lord, gumawa ko po ng paraan. So, biglang-biglang meron dumaan. Sino man talaga, inakbayan ko yung kahit na six-footer yung tao. Sabi ko, alam mo, mawawalang kabuluhan yung pagpamayag ko ng salita ng Diyos kung tatanggapin ko ito na alam kong bawal nga yan. Eh si Cristo rin naman, gumawa ng almok eh. Ganun-ganun lang. Hanggang sa bandang huli, naka-uwi din ako. Kaya alam kong lagi na ako naglalasing, parang nagdadalawang isla akong magbibigay kung magpapayag pa akong salita ng Diyos. Pero hindi po yun yung laging hablang. So, meron pong isang tao na nagtatrabaho sa San Miguel Pier. Lasing. Sindad dito yung lasinggero. Hanggang ngayon. So, nagtatrabaho po sa San Miguel Pier din eh. Tapos sabi niya,
Meron isang anak ng pastor na nagbibigay ng drugs. So yun na si Gwen, tinanggap niya. Alam niya nung kinabukasan, nawala yung kanyang pagkalasing, tinignan niya yung binigay sa kanya. At pumunta po siya dun sa address. Alam niyo, nung Sunday na yun, naligtas po yung taong yun. At mula nung araw na yun, binasa niya po yung New Testament. Diret-diret yun. According to his testimony. Tinapos niya kagad yung bagong tipan. Pagkatapos po, nung nagpunta na ng vehicle, nag-mission na. Pitong churches po yung naitayo niya doon. At kaya meron pong daya din Baptist Bible Church dahil doon sa tao na to na nagsimula ng gawain doon sa Pina, Francia. Siya po si Pastor Agravante na kung saan naging missionary evangelist. Patay na po siya at isang araw, isang po ako doon sa mga nagkontak ng funeral service doon sa Pina, Francia. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung sino yung kakausapin ng Diyos pag umayo ka. Kaya sabi ng Panginoon, kaya sabi niya, He knows by name, at sabi niya, binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kailanman, yung kaligtasan po natin, the moment you believe that Jesus Christ is the only way, the only truth, and the only life. No other way. Just believe on the Lord Jesus Christ. Sumampalataya tayo sa Kanya. At aminin natin na tayo po'y naging makasalanan. Pero once and for all, at sumampalataya tayo sa Kanya. Maniwala tayo sa Kanya. Na siya lamang ang tanging tagapagligtas, ang sabi ng Panginoon, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Amen. Magiging anak ng Diyos. Hindi po lahat anak ng Diyos. Yun lang sumampalatay, naniwala talaga at inamin na si Kristo lang ang tanging daan patungo sa langit. Wala nang iba pa. Maganda yung marinayon ka, pero hindi po yun ang tanging daan. Amen? Isa lang po yung tamang daan papunta sa langit si Kristo lang po yun. Kaya sabi ng Panginoon, kaya ano'y kayo naidagdag na dito, may purpose ang Panginoon sa iyo kung bakit naligtas ka. Amen. Ako natutuwa, yung kwan ninyo, karamihan mga young people, ayok, nagtuloy-tuloy po yan. Mga young people, mga bata, patuloy lang kayo. At sabi rin dito, yung kanya pong pangailangan, yung provision, kaya ang lawa, katulad niyan, si Pastor Reyes, pag nagturo siya ng salitaan, pinipili niya yung ituturo niya, yung sigurado niya na yun ang kahulugan ng salita na yun. Parang ganito yan eh. Pag nagpakain siya, hindi basta tsambahan. Ang tupa po, hindi ko muta mo, dadali mo na yan dyan, okay na yun. Hindi mo yung katulad ng kalabaw. Kahit na mayroong tinig, pwede niya kahit. Pero po ang tupa, maselan po yan. So bago po pumunta yun dun sa lugar na pagdadala niya dun sa tupa, katulad po ni David, sisiguraduhin muna ni David, yung mga damo na yan, walang nakakalason. Kasi yung tupa, pag pinakain niya, kain lang ng kain yan. Hindi niya po pinipiling kinakain niya na, ba, ang minin ko. Hindi yun. Banat lang ng banat yan. So, ibig sabihin po, kahit ang ipakain mo dyan, kakainin yan. Kaya masarap din yung ganun eh. Pag ikaw nakaakay, kahit ang ipakain mo dyan,
Tingnan niyo po yung mga kulto. Kahit mali. Kahit na niloloko sila. Po, opo. Yun lang yung sagot nila. Eh tayo mga Baptist, talagang matatalino tayo eh. Titignan pa na, totoo ba yung sinabi ng Bible? Totoo ba yung sinabi ng pastor? Baka pinatatamaan lang naman yan. Tingnan mo nga. Totoo nga. Alam niyo nung walang nung ako'y nakikinig ng salita ng Diyos sa pastor ko, nasasaktan ako. Sabi ko, ang bihira. Pero pagka tinag-aaralan ko na tama pala, ikaw pagka pinapalo ka ba ng nanay mo, ng tatay mo, kaya sinabihan ka, tinutuloy yung kasalanan mo. Pag pinapalo ka ng nanay mo, nasabihin mo, more! Hindi. Tama na na yung tama na. Di ba minsan tinatandaan na natin yun na yun yung nagawa kong kasalanan. So, unti-unti, ilalagay ng pastor na ito yung tama, ito yung mali. So, ganun din yung pagka pinapakain niya yung mga tupa, lahat yan, titingnan niya, baka mayroon doon mga ahas na yung ulo na nakausli. Tinitingnan din niya mo, kasi alam niya sa mga malalim na lugar, may mga ahas dyan na nagtatago. Pag-aralan niyo yung nature. So, tinitingnan niya yan, baka mayroon mga dulas. So, lahat talagang hindi basta-basta magpakain. Kaya, kasi pag tinakain mo na yan, dalawa lang yan. Mamatay, malason, o kaya ay mahulog. So hindi rin siya naglalagay doon sa lugar na meron malapit sa bangin. At sabi nung isang napakinggan ko, kaya alam niyo si David, magaling sa music. Yung flute, yung harp. Biyasa. Alam niyo kung bakit niya natutuhan? Dahil sa tupa. Kasi nakita mo si Pastor Reyes, nagsosong, nag-giving. And yun naging, kahit kailan din naging choir director rin sa amin eh. Sa Pastor. Kumakanta yan. Yung paborito ko, paborito rin yan eh. Kinakanta rin yan. Kasi pagka-pastor ka na, lahat sa'yo, sa una. Amen? Amen. Kaya, ako'y natutuwa na yung anak niya na marunong ng mag-organ. So, yun po yung tinuturuan kayo kung paano nyo susundin ang salita ng Diyos, kung paano nyo pag-aaralan, kung paano nyo makainin yung salita ng Panginoon para kayong pagpalain. So yung nabanggit ko nga yung bakit siya marunong sa music. Kasi ang tupa po, pag may mga pagkakataon na meron po siyang warning. Kasi sa dami po niya, so ang ginawa niya, yung flute, gumawa siya na iba't ibang tunog. Halimbawa, pag meron pong kaaway, ba may bear, may lion. So, ani niya yung patutugtugin niya yan. So, yung mga tupa, magsasama-sama na yan. Pagka yung uuwi na sila, meron ding tututugin doon si David para sunod-sunod sila, magkakasama sila. Kaya nga, he killed the bear, he killed the lion, according to the story. So pagka yung
So tingnan yan, pati yung, di ba pagka yung mga kahit nag-alaga ng babae, di ba? Yung cowboy, alam niya kung paano papasukin, palabasin. Pero ang tupa po, hindi basta-basta. Kaya kailangan, yung patingin mo sa kanya, hindi mawala. So, ganun po yung pastor. So, bawat tupa, mahalaga. Amen? Amen. Hindi yung kami nanimili ng pagpapastoran na, kumbawa, meron dito na ang yaman. Meron dito na hindi naman kayamanan. So, we are not here to bless you. We are here to teach you right. Hindi yung pagmayaman yan. Aalagaan ko ng gusto to. Para hindi ko ng ganito. Pag natumisan, meron temptation din nila. Natural lang po na kapag po kayo ay pinagpala at pagkaturuan kayo ng tama, imposible hindi kayo magbibigay. Ano ba binibigay ng tupa? Di ba yung balay po nila pag gumaguyan? Di ba sa inyo, ang damit nyo galing sa tupa? Yung wool na tinatawag. So yun po, kaya nga pinapakain yan para tumaba. Para mapakinabangan. Mahirap po yung pakain ka ng pakain. Wala namang ginagawa. So nasa pastor din yun. Pag hindi niya tinuruan yung tupa, mahirapan din siya. Kaya ako nung nandunog sa Morayan, tinanong ako ng pastor. Pero dito, anong gusto mong trabaho dito? Kasi yung Morayan dami nun, pinupunod pa namin yun, yung buong taas nun. Sabi ko, ako nalang po dun sa CR. So, pinili ko po yung CR. Hindi po uso yung flashing nun. Wala akong flash, di po us. Hindi ba minsan pagka yung malaki yung bloke, hindi lumulubog. Pag maliit lang ang inodoro nun eh. Tsaka pagka naglilinis ako nun, madilo yun. Inakamay ko yun. Kailangan malinis na malinis yun. Tapos, lalagay ko ito, buhusan pagkagamit. Eh maraming mga Pilipino pagkagamit, hindi naman binubuhusan eh. Walang pakialam. Gusto naglilinis. So, anim na taong kong niyakap yung inodoro. Kaya, napamanaw sa amin yun. Talagang niyayakap yun kasi hindi ako gumagamit. Hindi naman kasi uso yung gano'n. Tama yung ginagamit ko. Hanggang sa kaloob-looban. Titiyakin ko na walang matilo doon. Eh ngayon, pira na gumagamit ng diplas na nga yung inodoro. Hindi pa malinis ng maayos. Kaya nung sinabi sa akin ng pastor ko, kaya diba yung pastor niya, i-assign kayo. Ikaw ang bahala dito sa, ano ha? Ikaw ang bahala dito. Pero kami sa daya din nun, meron kaming time na lahat kami naglilinis. Yung buong yung kanal doon, kahit hindi sa amin yun, nililinis namin yun.
Ngayon na lang hindi, ano, Brian? Kasi inabuso naman tayo, eh. Parang every Saturday yun. Hanggang dun sa labas. Sino yung mga yan? Mga taga-daya din yan. Eh maganda rin yung nagsisipag yan. Wala naman sigurong lugar doon na hindi namin nasaturate. Na bahay-bahay. Kaya so yan, yung pagkalaalagaan kayo, sumunod kayo isang araw, kayo naman yung isang araw magpapastor. The Lord guide, hindi lamang po yung ganyang, so number two, the Lord guide his people. Good direction to his people. Ano sabi dun sa verse 3? He did it me in the path of righteousness for his name's sake. So siya po yung ito po yung sabi na trust in the Lord with all thine heart and lean not unto anyone understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. Kapag ka meron kang anak na hindi sumusunod, problema yan. Darating yung time pag ikaw po ay hindi na nakikinig sa salita ng Diyos, kahit anak pa ng Diyos, mapapariwara ang buhay. Siguro walang karamihan din ang tupa kung minsan dumadaan po sa ganun. Amen? Amen. Lalo na yung mga pagsasabi na pagtapos ito, tsak, grabe yung pagsubog na darating sa inyo, pagandaan ninyo. Kasama yan sa buhay. So, pero you keep trusting the Word of God. Ako po, sa loob po ng 41 taon, loob na sa Moraya, I only miss 2 Sunday morning. Yung 52 Sundays, tsaka yung Wednesday, perfecto po yan. I only miss 2 Sunday when I totally backslide. Pero pagdating ng hapon, babalik na uli ako. Kasi ang katwiran ko, saan ako pupunta? Wala akong pupuntahan. Wala akong pupuntahan. This is the right church for you. Amen? Amen. Patuloy ka dito. Supportahan mo ang lingkod ng Diyos. The Lord will guide. Kanina, bago pumunta dito, dahil sabi ko yung pastor, eh, pakisundo na lang kasi yung aming driver, may sakit yung anak ko si Precious. Kaya ko naman mag-drive, kaya lang, eh kahapon, nagpagupit ako eh, para po yung mag-arip sa inyo. Eh, natent po ako na yung motor na binili ni Precious para pang ano na sa school para magamit ni Brother Noy. So, inuwi ko. So, parang na-enjoy ko. Eh, sabi sa akin ng Panginoon, pahinga ka na, garahin mo na. Eh, dumiretso pa ako.
May nakasalubong ako ng maliit na truck. Medyo parang nalito ako kasi parang umaatake na yung sakit ko eh. So, sa isang igla, sumayot lang ako. Pero hindi naman masyadong malaga. Kasi yung anghel ko, nandun eh. So, kinilalayan ako. At buti na lang, hindi ako nakadisgrasya. Eh, kasi sabi ng pardon, dapat pinarada mo niya. Pero pasalamat pa rin ako sa inyo sa gaman ko. Hindi naman nagasgas yung auto. Hindi naman ako nakabag na. Hindi parang dinre ko kasi, biglang tumigil na out of balance ako. So, minsan pagka yung alam mo na, na may warning ang doon sa iyo, na masama yan. Hindi yan makakabuti sa iyo. Alam nyo ngayon, very open na ang isang ibutin. Parang, pagkasilang pa lang ng bata ngayon, parang in-open na sa kanya yung kasalanan, exposed na tayo dun sa mga bagay na magpapalayo o magpapalapit sa atin sa Diyos. Mamimili ka na lang kung anong direksyon ang pupuntahan mo. At alam nyo, mahirap pong magpasto na kung dati mahirap ka, mas mahirap po ngayon sa panahon natin. Hindi madali. Kaya tama yung ginawa ni Pastor niyo eh. Inunan niyo yung mga bata. Eh kung minsan nakakabuisit din yung mga bata eh. Yung kakulitan. Eh kami, marami kami mga good news classes. Minsan nag-a-operate ay 150, kinakamababa. Kaya lang, ang problema namin ngayon ang mag-maintain. Mas mahirap mag-akin ng matanda kaya sa bata. Yung bata, bigyan mo lang ng Fendi at yung ganang, bigyan mo lang ng isang tinape yan. Meron tayo ng mga kwento ha. Pero bago yun, bago yung pagkain, pakinggan mo muna ito. So, madali kung ano yung i-gather sila kasi sa mga kanda. Pero hindi rin, kasi mayroong lugar din na pangtaan ko dati na doon sa may napunta ko, yun ang kinakang interesa sa Teresa sa amin. Nagpalabas kami ng Burning Hell. Ang daming tao. Dito ang tuwa kami. Ako yung speaker eh. So yung parting, yung bandang huli na, yung tatanggap na yung umiyak na yung ano dun, yung minagumotor, tatanggapin ang Panginoon. Inan muna namin, pinutun muna namin sandali yung tapos sabi ng mga tao, alam na namin yan. Doon lang nawala yung mga tao. Kaya nung karo kami ng invitation, wala kami ma-invite eh. Pero nung pinuksan nila na, bumalik lahat ng tao. Sabi ng ibang klase yung tao, ngayon lang ako nakakita ng gano'n na alam na nila yung sequence nung ano, kailan mo sila papakaralan ng salita ng Diyos, doon sila aalis. Ang tindi, kaya yung Teresa, isa sa pinakamahirap na lugar dito sa Rizal dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyos.
maramdaman mo yun. Hindi mo maunlad yung bayan na yun. Kaya ito po yung lugar ninyo, uunlad dito dahil sa inyo. Do you believe in that? Amen. Niniwala po ako doon na nasa ating mga kamay ang pag-unlad ng San Mateo. Kasi pag ang lahat ng tao dito na bago na, na bahagyan ng salita ng Diyos, sa mga ng pastor niyo, uunlad. Kaya ako, unang kaya maganda yung relasyon namin dati sa gobyerno. Dahil yung mayor doon, according to his testimony, wala pong anniversary yun na hindi nakarating sa amin. Pero sabi ko, ayoko na rin maging bait. Mali ba nalang kung hindi maging bait, hindi yung makakawasan yun. Open sa lahat. Ganun pa man. Kaya if you need direction, makinig kayo sa pastor mo. Amen. Amen. At ako'y naniniwala na mapapaganda yung buhay mo. Kaya may pastor eh, para i-guide kayo. Para pagpalain kayo. Then sabi din dyan, yung presensya niya sa verse 2. Sabi dyan, united me to light and pastor, and sabi dyan, he laid it beside the sea water. Then sabi sa verse 4, yet though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me. They run and they stop, they comfort me. Sino sa atin dito na nakakita na ng multo? Alam niyo ba na pagka kami dumadalo sa mga tupa, para silang nakakita ng multo? Eh, si pastor, si pastor! O, minsan, lalo pagka mali yung ginagawa. Si pastor, again, si pastor. Bakit ka binibisita ng pastor? Para malaman niya kung nasang puti ang kalagayan at kung ano yung ginagawa mo. Ikaw ba yung mabuting patuturo? Pastor, wala po nang napunta tulo sa church ng Daya din. Hindi ko alam kung bakit nagkakalig ang bata na yan. Sumobra ba eh? Maaga na po natutulog yan eh. Wala na akong panong sa cellphone niyan. Pag nag-aaral ka lang po, at saka pagkagising po niyan, tinitikop niya po yung kanyang higaan. Nagdilipit po yan ang pusa ng kanyang mga pinggan. Nagdililis po ng bahay yan. Pastor, hanga po ako sa tinuturo niyo sa batang ito. Saan po ba yung church niyo? Ganito lang po. Pastor, wala nang napunta yung anak sa church niyo. Lalo naging tarantado. Natuto po magmura. Nagmumura po ba kayo, pastor? Lalo naging salbahe. Alam niya, nung maligtas ako, yung nanay ko, kaya dito, wala naman pinagbago yan eh. Dati nang mabait yan.
Pero nung inakay ko yung kapatid ko na chick ball, minsan, magpinsan din nagsasabay niya. Pareho yung girlfriend. Umiinom din. Nagtatrabaho dun sa High Align. Umuusap pa nun. Pero nung maligtas yun, sabi ng nanay ko, itong si Joey ang laki ng pinagbago. Barubado po yun eh, palasagot yun eh. Kaya sabi ko, gusto kong makilala yung Diyos na sinasamba niyo. So isang araw, that was 1981, naimbita ko yung nanay ko sa church namin. Eh parang, ano yun, parang garahe. And then, sabi ko, iligtas mo yung nanay ko. To make a long story short, my mother got saved. Amen. Dahil nakita niya yung testimony namin na hindi kayang baguhin ang Diyos na sinasamba namin dati. And I hope ganun kayong klaseng mga tupa na makita sa inyo yung presensya ng Diyos sa buhay niyo. Amen. Sabi natin, pag dumating yung tinatawag natin pag-sugo, yet I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil. Yung mga pagkakataon na gusto ko na doon sa langit. Kasi alam niyo yung sakit ko, mahirap to eh. Hindi madali. Hindi normal yung buhay ko. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko bang mabuhay hanggang kahit hanggang 70? Bagamat, the way I look at it, parang hindi na ako ahon ng 70. Darating na ba? I'm 62 now, running 62 sa Lugan Dose. Sa tingin ko, baka sa aking pag-aaral, hindi ko alam mo abot ito pa yung 70. Hindi na kasi lahat. So yung protection niya, sabi niya, thy rod and thy staff, they comfort me. David knows how to protect his sheep. Alam niyo si Moses, imagine kung sabihin natin, 1,000,000 ang kanyang inaalagaan. Kahit ilan itong mga nandito? Siguro, naibig may 50 siguro ito, ano ba? Ano sabi ni Pastor Pablo natin? Lord, bigyan mo ako ng maraming mga mega church. Alam niyo, na nag-average na siya ng 300. Sabi niya, Lord, salamat po hanggang 300 lang. Dahil kung 1,000 po yung binigay mo sa akin, hindi po kayo nalagaan. So hanggang doon lang talaga. Minsan, mga baba, pag-anniversary, pwede kami. Nandito ka na ba ng brad ng anniversary natin na almost 1,000 tayo nun? Naalala mo yun doon sa hotel tayo, ano? Yung anniversary, wala ka pa doon.
Kailin, wala pa rin ano. Doon kami doon sa hotel sa Antipolo. Ang bisita namin po noon ay 800 first time. 800. Kasama yung mayor namin. Kasi yung mga teacher na, lahat ng estudyante nila, eh ngayon si Asa, si Eugene na gumagawa niyan. College naman. Ilan yung, may kaya isang daan ba yung dating buling dala natin sa usap niyo? Ano? Pinagsama-sama ko. Si Richard Eugene po ay professor po yan ng FEU. Sa ECE po yan. Board passer yan. At ngayon, teacher din siya ng JRU. Sino dito ang ECE? Ang gano'n po ah. Hindi yung madaling subject yun. So nagdadala po siya ng mga kaluluwa din. Sa akin, okay lang yung mataniman sila, hindi na makakalimutan nyo. Kasi pagdating nyo sa kabilang buhay, ang bangay na August 29, hindi ka baligtas. Hindi mo tinanong ang Panginoon. Pag namatay ka, ang hindi mo makakalimutan, ang torture sa iyo doon, hindi yung init sa impyerno. Gita na yun eh. Hindi yung world. The diet not and the fire is not once, kundi yung torture dun sa tao na nasa impyerno ngayon is the day when he attended Diocesan Baptist Bible Church in San Mateo or any other place sa Masbate. Ang torture sa kanya nun, nangaral sa kanya, tinakalala sa kanya ang Panginoon bilang tagapagligtas niya, hindi niya tinanggap. Yun po yung sana. Ayun ko, si King Agrippa. 99.9% naniniwala na siya. Kulang lang ng ilang percent, 0.5% na lang. Impyerno pa rin ang kunta niya. Kasi sabi niya, they almost persuaded me to be a Christian. Almost persuaded me. Naniniwala na siya. Kaya nireject niya pa rin. Kaya para kami ng UG, yung mga kasama ko sa trabaho nun, inisa-isa ko yan. 300 yan. Nabitin yung presidente ng Union. Nabitin sa nun may ari ng Montesco. Lahat sabi niya, Lord, bago mo ako alisin dito, gusto ko mawitnessan lahat ito. Kaya nung nabitin yung presidente ng Union, sabi niya, Brother Lido, bago tayo mag-meeting, mag-preach ka muna. Tuwan-tuwa ako nun. Galit na galit naman sila. Bakit may ganyan-ganyan pa? Kaya si UJ, mahirap niya yung trabaho niya. Kung paano niya ipapasok yun, baka mamaya. Eh yung mga naranasan namin yung minsan, isang daang estudyante, dinalan namin sa Moneta. Ang problema lang, kinabukasan, sinugod ng mga magulang yung mayamot. At sabi niya, yung anak ko, hindi pa umuwi. Hindi pala, naglakwat siya. Kaya yung Bible study namin doon, napitig. Nasira kami. Kaya mula nun, siyang gabi ko na lang natin sa church dali. Matapos na kasi na, alas 12 na. So, yun po yan. Yung presensya niya, at saka yung protection niya, malamang ito,
sila yung wala sa mundo. Nakakita na ba kayo ng demonyo? Naalala ko yung isang naakay namin. Sabi niya, Pastor, meron siyang third eye. Nakikita niya lahat ng itsura ng demonyo. Yung pumaksak dito sa lupa, naniniwala ba kayo na may demonyo? May satanas? Meron. As a matter of fact, nakikinig din siya ngayon. Siya ang number one listener natin. Para alam niya kung paano burahin yung lahat ng napakinggan ninyo. Kaya hindi ninyo napasin pag uwi ninyo. Kahit anong ganda ng preaching, nakalimutan niyo. Pero yung tinanood niyo sa TV, andito pa rin eh. Lalo niyo mga young people, never, never involve o tignan yung mga pornographic na panoorin. Alam niyo kung bakit? Pag nakita niya at simula kayo dyan, hindi na kayo makakaalis dyan. At yan lagi ang laman ng utak niyo. Hindi ang salita ng Diyos. Kaya sabi nga din, sabi niya, I will not allow my eyes to see evil. Kaya araw-araw nandiyan yan. Na kahit anong gawin mo, hindi ka tatagtangan. Meron kami kasama sa church. Kahit siya magpunta, sinusundan siya ng diablo. Labanan sila. Ako, naranasan ko na po yung makipagpuno. Yung kanya, nakaganon sa akin. Nakakumbabo sa akin. Bakit? Kasi pag sumunod ka sa Diyos, lahat gagawin niya ng diablo para sirain ka. Pero na, yung isip na lang gumagana sa akin. Ramdam na ramdam ko yung talagang pinocontrol niya. Pero sabi ko, ang panlaban din yung salita ng Panginoon. Yung protection po natin, manggagaling yan sa salita ng Diyos. And then you memorize scriptures. Kung wala akong alam na memory verse noon, talo ako eh. So nilalabanan ko siya. Hindi sa laman, kundi scripture. Yun po yan. Even in your dark moment, tutulungan ka ng Panginoon. So yung pastor na yun, hanggang ngayon, alam mo pastor, hindi ako tinatantanan ng kaawa. Kahit sa nakumunta, sinusundan talaga ako. Ramdam na ramdam ko kasama ko. Pero sabi niya, hindi ako natatakot sa kanya. Doon nga sa amin eh, mayroong nagtuduplicate siya. Ang bawa, si Adonis. Yung isang bata, naglalaro. Tapos pagdating na taas, nakita mo rin yung bata nandun. E minsan yung, pag yung pastor ay mali, nang tinuturo, pero siya magpanggap na angel of light. Ang pinili sa atin, bakit mas marami yung punto kaya sa atin? Bakit? Dahil sa hindi kayo nag-aaray?
Hindi. Kasi talagang niyakap nila yung turo nila na mali. At yung tayo, yung tinatama tayo, mahirap lang itama kung minsan. At ayaw natin sumunod. Pero darating yung time, sana sumunod ka rin. Then restoration of the sheep. Bilang church, tayo po ay nagdidisipline na ng member. Amen? Amen. Ako kahit anak ko pagka nagkamali, ino-open ko yan sa church. Doon sa atin, pag 6 months ka na hindi umati, maliban ka lang nasa ako, automatic yun. May paraan ng pagdidisiplina. Alam niyo, pinakamahirap sa lahat na gawin ng pastor, pagdisiplina. Parang tatay yan eh. Hindi ho masarap mamalo ng anak. Kasi pag namamalo po kami, kami unang nasasaktan. Yung hato namin sa inyo, kami unang nasaktan nun. Hindi madali. Naalala ko yung kapatid ko. Ako na, makadapa na ako. So siya pa uwi pa lang. Masaya pa siya. Eh yung nanay ko, imbis na magalit, natuwa. Nuhugi ko, sabi ko. Ako, napalo siya, hindi. Tapos, nilalagay niya ng karton yung food niya. Pero alam din ang nanay ko yun. No, sana huwag tumating yun. Pero darating at darating ko minsan sa isang church na yung tinatawag natin pagtitiwalag. Si David po, nung nagkasala po siya ng adultery, pinuntahan po siya ni Nathan. Sabi niya, pinaniwanag niya ko ano yung kasalanan niya. Sabi niya, thou art the man. Ikaw yun. Dapat sa kanya, mamatay na. Pero dahil si David po ay we get right with them. At nag-anong ko siya ng Panginoon. So kahit anong bigat ng kasalanan mo, don't hesitate na pumunta sa pastor mo. Una sa Diyos, humingi ka ng tawad. Pangalawa, pumunta ka sa pastor. May kasalanan po ko. Ano po yun? So, hindi yung pastor nyo nagpapatawad yan. Kundi bilang bahagi ng church. Kaya nga sabi ko, di ba? Ang pinakamahirap sa lahat bilang anak ng Diyos, yung alagaan yung testimony natin. Hindi mo kayang alagaan niya, pero paalagaan mo sa Diyos. Lord, tulungan niyo po ako na maging pagpapala sa church. Ang lagi mong iisipin, yung tangal ng Panginoon mo. Na kahit saan ka pumunta, alam ng Diyos kung nasaan ka. Alam ng Diyos kung anong ginagawa mo. Hindi ka pwedeng magtago sa Kanya.
kung sa church buhang banal ka, malalaman ang tunay na ugali mo hindi sa loob ng church, sa labas. Kaya sa pamagitan ng tinutulungan mo yung pastor mo na halimbawa may Bible study sa inyo, open yung mga tao. Kasi nga, maganda yung testimony mo. Hindi yung pagpunta ng pastor sa inyo, yung papastor niya, yung papastor niya. Pero kahit gano'n, patuloy ka pa rin. Kahit nahulog ka sa kasalanan, ayaw ka pa rin, hindi ka ng tawad. Kasi ang Diyos, mahapa po yung kanyang pangunapang yung pasensya niya. He is always ready to forgive you and forget. By the way, nung tayo tumanggap sa Panginoon, yung present, yung past, yung future na kasalanan gagawin mo, it was covered by the blood. Amen? Amen. Hindi pwede yung kaligtasan mo ay yung putol-putol. Once and for all, yung talagang tunay na tumanggap ka sa Panginoon, naniwala ka sa Kanya, hindi mo nawawala yung kaligtasan. Ang nawawala sa atin, yung ugnayan natin, parang pag may kasalanan si ikaw doon sa nanay mo, hindi ba, halimbawa, nabasag mo yung paboritong gamit ng nanay mo. Ginawa mo naman, kaya lang nung parang si ano yun, si Pedro, tsaka si Juan. Nung makita ni, sabi ni Pedro, Juan, ikaw, manirador tayo ng ibon. Paborito ko ito, kwento sa mga bata. Sige, may pirator sila, tigisa sila mga kapatid. Si Juan at tsaka si Pedro. So, nung wala silang matirador na ibon, ako ay, nung bata pa ako, asintado ako, pag pinirador ko yung ibon, patatamaan ko yun sa mukha. Babaksak yun. Kaya ako iiipan yung tuka, mabubuhay po yun. Ganun ako masinta ng ibon dati. Asa alagaan ko yung ibon. Maihilo lang yun eh. So, wala silang makita ng ibon. Itong si Juan, nainip. Nakita niya yung baby ni kapitbahay nila ni ano pangalan nila? Si Juan tsaka si Pedro. Yung kapatid. Yung kapitbahay nila, tawagin na lang natin na si Mang Jerry, yung kanyang may-ari ng bibig. Eh, tinirador ni Juan, asintado si Juan, patay yung bibig. So, ginawa ni Juan, natakot siya, niliping niya yung bibig. Ay, salamat, walang nakakita. Uwi na siya. Hanggang sa hindi alam ni sino yung nakatira doon? Si Juan, di ba? Hindi alam ni Juan, nakita si ni Pedro. So nung gawa yung bahay na, sabi ng nanay niya, O Juan, ikaw maglinis ng ano, ng bahay. Ikaw naman, Pedro, ikaw naman magsahig. Tapos nung O Juan, magsahig ka na raw. Sabi ni Pedro, hindi ba ikaw pinagsasahin ng nanay? Yung bibi. So nakita, natakot siya nun. Pagka hindi ka nagsahin, gusto po kita sa nanay. Tsaka kung Jerry, pinatay niya yung bibi. So araw-araw na lang ganun. Siya na lang lagi ang gumagawa ng lahat ng bagay. Isang araw, inutusan ulit ni Pedro si Juan. Sabi niya, hindi, hindi na ngayon. Kasi sinabi ko na yung totoo kay Mong Jerry na ako yung nagbibig ng bibi niya at saka may meron ako ng tawad sa kanya. Alam niya yung kasalanan.
pag tinago mo yan, alipin ka niya na akong buwan. Pero pag inumpes mo yan, palalayain ka sa yung ugnayan mo sa mga marirestore mo. Ganun din tayo. Pag alam mo na pabigat yung ginawa mong kasalanan sa Diyos, hindi ka nang tawag. Para hindi madama yung Diyos sa pagpapalang. Kasi kasama yun sa buhay natin. Kasi isang pamilya tayo dito. We work as one family here. Kaya, ang gawin nyo lang, supportahan nyo yung pastor ninyo. Amen? Amen. Hindi lamang po pag-birthday niya, financially. E sa ngayon, may trabaho pa po yung pastor ninyo. Halos, siya yung nagbabayad ng upa dito. So don't just support this. You know, I like the attitude of these young people. Si UJ po, si Kuma, very supportive sila. Pag pinagpala kayo ng Panginoon dito, huwag niyong iiwanan itong church na ito. Amen? Amen. Pag, alam mo, naging si Bill Gates pa. Okay, naging si Hendrisi ka. Sobra-sobra itong aking mansion, ibibigay ko sa church yung isa. Amen? Paggawain sa church, huwag kang puripot. Paggawain sa church, huwag kang tamad. Magpusa ka na lang. Kasi church na kayo eh. Amen? You support the man of God. It's been 10 years na ako yung naging assistant sa pastor. Lahat ng pangailangan ng pastor ko, lalo na pag-birthday niya, inaalam ko yun. Tapos isa-isang kay mga member, kailangan ni pastor ng washing machine. Eh si Pastor A, sa ngayon, wala pong pangailangan yan. May pangailangan yan, hindi lang nagsasabi. Kami kasi mga pastor, hindi po kami pwede magparinig sa inyo. Brad, halimbawa, si ganda ng sapatos mo, Adonis. Halimbawa, pastor yun. Kasi sa akin yan. Nakasukat tayo. Hindi yung ganun yung pastor nyo. Mahiyain nga yan eh. Ngayon na lang makapal ang mukha niyan sa pag-aakin ng kaluluwa. Pero yung pupunta sa inyo, Brad, hindi pa ako nananangalit ang pakainin mo ako. Pero pwedeng gawin ang pastor ninyo yun. Nasa Bible ba yun? Oo! Oh, si Elijah, sinabi niya dun sa umido. Pagluto mo ako, yung cake na kakainin mo, yung huling kain mo na yan, sabi, itunahin mo muna ako. Amen? Pwedeng gawin yan kasi anak niya kayo eh. Tatay mo siya. Pero hindi niya gagawin yan. So huwag kayong mag-alala. The Lord will take care of your needs. Sabi ng Panginoon, though I walk to the valley of the shadow, that I will fear no evil. Kasi sabi niya, thou preparest a table before me in thy presence among my enemies, thy hand is nigh to me, though my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord.
When I pastor, when I got saved 1980, nag-resign po ako 1988. Dito tayo magtatapos. Alam na nila yung testimony ko. Nung nag-resign ako sa trabaho ko 1988, wala akong ipon na pera. Sinabi ng Diyos sa akin, isang araw, kakausapin ng Diyos si Pastor Nino, mag-resign ka na, mag-full-time ka na. Darating yung time na yun, depende sa kanyang panawagan. So, when God speak to my heart, sabi niya, Lord, isang taon na lang, malaking mawa ko doon sa kumpanya. Kaya sabi niya, hindi, unahin mo lang ako. Since 1988, ngayon 2002, pumunta po kami sa Antipolo, ang dala lang po namin, isang folding bed, tsaka yung anak kong si Daya din. 3 months old nung nagsimula kami. Ilan taon yung panganibra nung nagsimula ka dito? Yun, binata na, no? So, isa pa lang yung anak namin noong Carol. Ang aming pong simula, sabi ko sa inyo, napaka-palad doon. Simula ko yung agad, air condition agad eh. Siya nagbabayad dito ng bill dito sa bahay na to. Yung upo lang kayo dyan, magpapalamig kayo, matutulog pa kayo dyan. Habang nagbibigit yung pasto. Alam niyo ba dati yung mga unang Baptist? Pag nagpunta sila sa church, kanya-kanya silang dala ng upuan. Yung panahon ni Spurgeon. So, pasalamat kayo. Malamig, diba? Kaya mga bata, sa kapatulo, huwag din naman. Nagihilig pa yan. Mas mahirap kung tayo matanda ay nagihilig. Mas malakas pa rin sa pinto ng pastor. So when I resign, hindi ko alam, isang araw pa lang, yung kumpanya na pinagtatrabaho ko, magsasarado pala yun. Malulugi pala yun. Pero wala na ako doon. Since 1988, I started only me, tsaka ang Diyos. Hindi pa kami kasal ng mga taron. Kaya nung kami yung kinasal, dalawa yung pangkasal ko. Kasi may naakay akong dalawang kay Lorel. Si Mang Carol ganun din. So he provided. Nung nagpunta kami sa Antipolo, sabi ko nga, umuha pa lang kami ng... Sabi ko, napakaganda itong lugar na yun. Nakakaingit nga kayo. Marian, nabutan niyo ba yung pag-cry? Yan si Marian. Kaya ako yan sa ngayon sa gawain ng Diyos. Nakita niya yung paglago ng Daya din. Nasa utak niya yun. Eh, sino magkakaroon magiging pastor's wife yan? Tahimik lang yan. So, to make a long story short, nakailang transfer din kami. 7 years bago ko nang binigyan ng property. 180 square meter. Then another 2 years, the Lord added another 240. Kaya
420 yung property natin doon. Ang sabi ko sa Panginoon, ibigay mo sa amin ito, pupunin ko ito ng tao. Eh si Bang Carol, meron din siyang pangitay na magkaroon ng school. Sa ngayon, yung huli pong wala pong pandemic, umabot ng 470 yung aming estudyante. Wala kami mapaglagyan. Ang purpose po nun, bawat estudyante makapakinig ng salita ng Diyos. At si UJ po, si Nikki, yung mga kapatid niya, sila po yung bunga. Eh yung isa lang, tapos preacher pa. Eh kung bihira, tubon-tubon na ako doon, kaya sabi ko, salamat po. Nag-aaral din ng ilang taon sa amin yung anak ni Ames. Nataliman sila ng sekta ng Ames. So kung kukwentahin ko po yung pagpapala, pinagpalit ko sa trabaho, hindi ko na magkakwentahin sa inyo. The Lord bless me so much. Sabi niya, Pastor Rondon, marami yung problema. Yung mga anak ko, problema ko rin. Meron din yung time, yung inaakala mo na hindi magiging problema ng church, but you expect that. Yung akala mo hindi kayo iwanan, darating yan. Whether you like it or not. Wala akong church na walang problema. Amen. Then, as a church, asahan nyo na, next step. Hindi ko kayo natakot. Para maalaman kung tunay na church kayo. Liligligin kayo ng Panginoon. At dun sa pagliglig sa inyo, mapatuloy. And dun yung pagpapala. Ano yung pagtanong ko ng takulan? Inuuga namin yung lahat ng mga puno. Bakit? Marami yung salagupang doon. Pag nakaisang poti kami, 10 piso yun. Ginakain kasi yun ng mga tao. Pero mahirap po yung nililiglig ka. Parang si Pedro sabi niya, alam mo, Peter, gusto ka kunin sa akin ni Satanas. Lalo na kapag ikaw ay sunday niya. Pag ikaw ay giver, gusto mo magamit ng Diyos. Ngayon pa lang, you're declaring war against the Taliban. Mahirap ang kalaban ng Diablo. Pero pagka alam mo ang salita ng Diyos, hindi ko siya mananalo sa inyo. Amen? Amen. Year of God, you have children, you have overcome them because greater is it that is in you. That he has in you. Lahat po ng lasi ng laban, naranasan ko na. At ang pinakawating laban ko pong inaharap ngayon, yung sarili ko. Yung sakit ko ngayon. Pero dumalaban pa rin sa biyaya ng Jesus. There were times you want to quit. Narating yung times na yung brad sa buhay mo. Iiyak ka dahil sa isang tupa. Many times in my life, since 1991, ang dami ko iniyakan yung mga tupa. Hanggang ngayon, iniyakan ko pa rin. Hindi madali ang buhay ng pastor.
Hindi. That's why, kayong mga nandito ngayon, mahalin niyo yung pastor niyo. Whatever happened, huwag kayong maging pabigat sa kanya. Lagi niyo silang sasama sa panalangin ng kanyang pamilya. Hindi ho perfect. Sa ngayon, darating lang tayo pag malalaki na yan, nag-aaral na yan. Hindi natin kayang kontrolin ang pag-iisip ng tao. Ang Diyos lang ang may kontrolin. Magkakamali, nakakamali tayo. Pero don't forget, meron tayong Diyos na lagi naghihintay sa atin. Amen? Amen. Tignan niyo sa pag-aralan niyo sa Bible, lahat na nagpastor dito, hindi naging madali. Iba, binalatan ng buhay. Ang sa akin lang, bilang church na ngayon, whatever happened, the gates of hell shall not prevail against you. Amen. Support ka, man of God, yung mga bata, meron dito, brad, hindi mo akalain sa araw. Tatay na yan. Amen. At sabihin sa iyo, store over my dead body. At siyempre, we rely also on the power of God. Pastor Reyes, I thank the Lord God is enabled you in this ministry. Again, church, susuportahan niyo ba ang gawain dito sa San Mateo sa pamamagitan ni Pastor Reyes? Amen! Aalalayan niyo ba? Tutulungan niyo ba sa pangangailangan ang gawain nito? Amen! Darating po yung time, hindi na kayo kasya dito, bibigyan kayo ng Diyos ng mas malaki dito. Amen. Do you believe on that? Amen. Pray mo na lang. Pagkailang Diyos, salamat po. Kulang po yung panahon namin para i-exalt ang iyong pangalan sa mga anak. Salamat po sa panawagan po na talog mo sa inyong lingkod, Mr. Reyes. Marian, kanyang mga anak, yung mga tupa na pinagkatiwala mo sa kanila, mula bata hanggang sa may matatanda, tulungan niyo po sila. Patuloy mong bigyan ng karunungan ng kapatid na kay isang ngayon dito. I-preserve mo po sila. At kung dumating po yung time na kami po ay huwag naman po mahulog sa tulay, mahulog sa kasalanan. Tulungan niyo kami bumano. At bawat member kayo dadagdag mo, please sanctify them and use for your glory and your honor. Yung pong ginagamit mo na, nawa, hanggang sa huling hininga ay makasama namin sila. Makatuwang namin sila sa gawain. May your name be glorified in this church. For the child unto him be glory in the church. In Christ Jesus throughout all ages. Lord be thou God. Inabalik namin sa inyong papulot po natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Why not this was the race? It's a book,